Magandang araw sa inyong lahat. This is Teacher N Channel na bumabati sa inyo ng magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Natutuwa akong ihandog sa inyo ang aking pang-apat na spoken word of poetry. At ito ay tungkol sa pag-ibig ni Ruel kay Rachel. Nakakakilig na love team ng Kalingap. Love team pa ba ito o tutuhanan na ang kanilang nararamdaman sa bawat isa? Yan ay ang hindi natin alam. Tanging sila lang ang nakakaalam. Bawat tao sa mundo ay may karapatang umibig at ibigin. Kung sino ang ating makakatadhana sa ating buhay, hindi natin alam. Tanging Panginoon na lamang ang makakapagsabi ng ating kapalaran. Ngunit itong si Ruel ng Davao, napunta ng Bicol at hindi niya alam ang kanyang kapalaran pala ay matatagpuan sa mundo ng Bicolandia at yun ay si Rachel. Unang kita ko pa lang sa dalawang kabataan na ito, ako'y kinilig. Dahil naaalala ko ang mga araw nang ako ay unang umibig. Di ba nakakakilig pag ikaw ay umiibig, lalo na sa isang taong tunay mong iniibig? Sabi nila, pag-ibig daw ang nagpapagalaw sa mundong ibabaw. Totoo naman, dahil kung wala tayong pag-ibig sa bawat isa, walang katahimikan at walang kapayapaan ang mundong ibabaw. Nang dahil sa pag-ibig, tayong lahat ay naandito sa mundo. Dahil ginawa tayo ng Panginoon, dahil lahat tayo ay iniibig ng Poong may kapal. Pero itong pag-iibig ang Rachel at Ruel, kakaiba sa lahat. Malapelikula ang kwento, ang istorya ng pag-iibigan nila. Subalit tatapwat, hindi ako naniniwalang love team lang talaga ang nangyayari sa dalawa. Hindi ako naniniwalang hindi sila tunay na nagmamahalan sa bawat isa. Ang mga titigan nila, ang mga salitang namumutawi sa kanilang mga labi, ang mga kilos nila ay nagpapahiwatig ng tunay na pag-ibig. Ano nga ba talaga ang totoong mangyayari sa kanilang dalawa? Sila na bang itinadhana? Hindi natin alam. Tanging Panginoon na lang ang nakakaalam. Pero para sa akin, gusto kong magkatuluyan, Ruel at Rachel. Sila lang dalawa lamang. Pero isang araw, may pangyayaring hindi inaasahan. Itong si Ruel umuwi ng Davao, naiwan si Rachel na malungkot dahil malapit na ang kanyang special na araw. At ito ay ang kanyang kaarawan. Bakit naman kasi Ruel, sa dami ng mga araw na pwede kang lumisan, bakit pinili mo pa ang kaarawan ni Rachel na iyong minamahal? Nakakalungkot nga naman na magdiwang ka ng iyong kaarawan na wala ang iyong minamahal. Ganun pa man, dumating ang araw ng kaarawan ni Rachel. Lahat ay presente, bumati sa kanya. Lahat ay nagbigay ng kanilang mga regalo at mga mensahe. Masaya si Rachel sa kanyang kaarawan. Ngunit, mas masaya siguro siya kung nandun ang kanyang minamahal. Subalit natapwat, hindi inaasahan. Biglang may pumasok at biglang napalingon ang lahat. Yun ay ang Prince Charming ni Rachel na walang iba kundi si Ruel ng Malalag na may daladalang bulaklak. Nakakatuwa, sobrang nakakakilig ang eksenang ito. Malapelikula na akala mo sa pelikula lang nangyayari, sa totoong buhay pala nangyayari din. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganitong klase ng pag-ibig ni Ruel at ni Rachel? Diba bongga? Bonggang-bongga ang selebrasyon ng kaarawan ni Rachel dahil sa hindi inaasahang bigla ang pagbalik ni Ruel at Malalag. Yun ay dahil sa totoong pag-ibig ni Ruel kay Rachel. Gagawin ang lahat, mapasaya lamang ang kanyang minamahal.
Hindi ba kayo kinilig, mga kaibigan? Di ba nakakakilig? Hindi lang yan ang mga nakakakilig na pangyayari sa kalingap ng pag-ibig. Meron din dyan, pag-ibig ni Kuya Robin sa kanyang asawang, si Ate Pia. Nagkatampuhan, may selusan daw nangyari. Ano itong mga kwentong? Nagselos daw si Ate Pia kaya nagalit kay Kuya Robin. Totoo kaya ito? Totoo man ito o hindi, wala na tayo doon. Ang importante, nagkasundo na ulit silang dalawa. Yan ang tunay na pag-ibig. Handang magpatawad at handang umunawa sa bawat isa, sa bawat pagkakamali ng bawat isa. Nakakakilig. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ang istorya, kwento ng ating buhay sa paraang a spoken word poetry. Maraming salamat sa iyong lahat sa pakikinig at panunood. This is Teacher N Channel signing off. Thanks for watching. Bye everyone and God bless.